sa lahat. Very good. Pimente. Okay, Nanay Ninong, piniinig yung mentor. Nanay Den, next. Bakit? Ayan, very good. Nanay Den, next. Pablo, walang kapatid niya? Eight years. Eight years. Kasama po kasi po nagpasari niya. Yes, Baguio. Makarap lang pala siya.
kanilang pag-aaral. Very good. Yan. So ngayon, malaya na yung mga kababaihan. At talaga naman yan ay nagaganap. Hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa ilang parte na mundo. Okay. Pero, tingnan natin kung ano ba ang naging sitwasyon ng mga kababaihan noon. Okay. So dito tayo sa Women's Gallery. So meron tayong mga ilang mga larawan na kung saan makikita natin kung ano ang naging karanasan o experience ng mga babae. So, okay, familiar? Yes. Ang ano ito? Ano ang mga name yan? Okay, ang food winding. Anong bansa ito, Mira? China. Okay, sa bansa? China. So, anong ginagawa dito? Okay, yung maliit na sapatos na made of metal o baka. At sino na lang ang pinasasuot nila nito? Okay, mga tubae. Pero meron din sila sinasabi kung bakit nila ba ito pinapasunod. Paganda daw sa paningin. Pero yan ay pagkakita na ano? Gawalang dadaan sa mga kapatina. Kasi siyempre bakal din mapagkakita yung maganda yung nasuot niya. Magiging ganda na yung paas niya. Sulat nila kung sino yung mga pinuno na
nag-organize para makabuo sila ng mga samahan at maipakita nila yung kanilang pagkakaroon ng patay na pagtingin sa mga kababaihan kasama yung kanilang mga kalayuan. Okay? So, 8 minutes. 8 minutes para sa inyo. Okay, 5 minutes more. And then, mag-set na kayo kung sino yung mga mag-i-discuss niyan sa harapan. Tapos na yung group 2 para bakat B. Pwede niyo lang ibigay sa blackboard. Tapos, itong mga iba ko kayang group, sige, pwede lang maupo. Okay, pwede lang maupo. Ibayin natin na itong group 5 para makapag, group pangkat A para makapagsimula na tayo. Sige? Mapakunahin muna kaya sila mga magano. Dahil ito ang mga pinuno at naging layunin nila sa kababaihan ng Amerika. Simula tayo kay Tulad Lerueva Calao na nagsatag ng official feminista Ilongga. Ang kanangayunin ay nagtaguyod ng pagbibigay sa kababaihan ng karapatang bumoto at sa picture ko. Eva Estrada Calao. Pakipaglaban para sa alay ng kalayaan ng mga kababaihan. Okay, sige, thank you. So, ilan lang daw sa mga kababaihan na nagsulong para magkaroon ng pantay ng karapatan ang mga kababaihan? So, sabi nga dito, ang kanilang layunin ay makamit, maipaglaban yung kalayaan ng mga kababaihan para sa bayan. Kasi nga na-experience nga nila yung pagmamalupit noong panahon ng pananakop ng mga Dayuhano unang panahon. At napansin naman natin na sumulong ito kasi may mga batas tayo ngayon na ginagamit para protektahan ang ating mga kababaihan. So ano yung sample ng batas na yon? Yes, yung Violence Against Women o yung BAWSI. Okay, palakpak ng dalawa para sa group 2. Okay, next. Pakinggan naman natin ang group 1 para sa kanilang explanation sa kanilang bahagi. Go! Good morning everyone! Good morning Ma'am Negali! Kami po ang pangkat A at narito po kami para i-explain sa inyo ang mga naharap namin salita na hahanapin nyo. Salamat! At iginagalang ang kababaihan sa lipunan bago pa dumating ang mga mananakop na yun. Salamat. Okay, so kalapakan ang group 1 sa kanila. Ah, may pa pala. Sorry, may isa pa pala. Pasensya na. Excited.
Okay. So wala na silang idadagla. So nakita natin kung ano man naging kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ano ba yung naging papel ng mga Kastila, ng mga Pilipinong babae bago ang mga dumating ng mga Kastila? Ano yung posisyon nila? Okay, mga babaylan. So sinabi ng babaylan, mataas yung kanilang kapangkulan kung mayroon silang kapangyarihan. Nabago lang ito noong panahon na dumating ang mga dayuhan sa bansa Pilipinas. So naka-experience nila ng iba't ibang pang-abuso, pang-abi, at pang-ihirap sa kamay ng mga dayuhan. Okay? So, may tanong ba rin sa dalawang ito? Wala. Okay. Next tayo. So, next is paglalapat. So, meron ba kayong kilala sa community? Nakalimutan ko. So, yung nakalimutan ko is paano mo mailalarawan ang kalagayan at panlipunan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas? Paano mo mailalarawan kalagayan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas? Inaabuso ng mga asawa. Yes, may inaabuso ng mga asawa. Next is tutaan. Okay, harap? Malaya. Okay, malaya tayo. May mga sitwasyon na inaapi, pero mayroon din ang sitwasyon na malaya yung mga kababaihan. Ano pa? Again, Marquez? Kaya na po nilang maging presidente at mga opisyal. Okay, kaya na nilang maupo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Next, number two. Meron bang epekto yung mga samahan para sa mga kababaihan? Yung ginawa nila Pura Villanueva Calau at Eva Estrada, meron bang malaking epekto yung mga samahan na yan? Denise? Yes, napag-aral na yung mga kababaihan. Ano pa? Magiging malaya na ang mga kababaihan. Ano pa? Binanggit dito yung karapatan. Okay. Meron na tayong karapatan? Bumoto. Kasi before, sino lang may karapatan? Lalaki. Yes. Very good. Yung mga lalaki lang. Naiisang tabi yung mga babae. And then, nasabi naman ni Estrada, ano yung kanyang pinaglaban? Kalayaan. Yes. Kalayaan ng mga kababaihan. So, merong malaking epekto yung mga samahan nila ito. Next is, paglalapag, meron ba kayong kilala sa community ninyo na merong nagandang puso na nagtumulong para mapaunlad ang inyong barangay? May nakilala ba kayong kababaihan o babae na tumulong? O hindi man sa inyong community, kundi sa ating, sa bansa nating Pilipinas. Yes, Gonzales. Kayo. Yung former president, Corazon Aquino. Yes, Corazon Aquino, bakit? So dahil naging presidente niya, ginamit kahit na babae siya, meron siyang kakayahan na mamahala bilang presidente. Go. Okay, sige, very good. Sino pa? Sunyas. Sara Duterte. Sara Duterte. Sige, Vice President Sara Duterte. Bakit? Dahil sa kanya, lalong napaganda yung pag-aaral ng mga bata. Yes. Dahil si Sara Duterte ay pamuno or pinuno ng Department of Education at the same time ang Vice President ng Pilipinas. Eh, yung mga beauty queen na nalo, anong papel nila? Pagandahan lang ba? Hindi. Denise? Kaya nila manalo sa pagandahan. Okay. So, hindi lang sila beauty, kundi meron na rin sila brain. Ginamit nila yung kanilang ganda at talino para ano? Manalo ba? Para itaguyod ang bansa at para tumulong sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, yung
yung mga bata na may mga sakit ay tinutulungan ng mga famous na mga beauty queen. So marami pa tayong mga babaeng kilala na gumagawa ng paraan para maging, ano? Maging malaya ang mga babae sa Pilipinas. Yan. Kaya huwag natin nakayaan na abusuhin tayo ng inuman. Mga girls. Hindi. Mahalaga ang papel natin sa o sa ating bansa. Okay. Next. Masasabi niyo ba na ang mga kababarihan ay pwede maging superwoman even though na wala silang powers? Okay. Opo. Bakit po? Okay. Sino yung may mga magulang na or nag-iisang nanay lang or single mom? So, ano yung naman sa inyo na sila ay walang patungang sa buhay? Asa, sige, based on experience, sino yung pwede magbilanghan? Kung ano yung naman sa inyo sa mga single mom? Sunyas? Ano ba ang nangita ninyo sa mga single mom? Na pwede namin sabihin na sila ay superwoman. Dahil po sa kanila, napalaki po tayo ng maalit. Kahit nag-iisa lang po sila, na ano, nataguhin pa rin po tayo, na tapos napalaki po tayo ng maalit. Very good. Na kahit nag-iisa sila sa buhay, kaya nilang itaguyod yung kanilang pamilya. Meron pa bang iba, Glyan? Kaya po nilang maging, ay, kaya nilang tumayo as tatay. Yes, kaya nilang tumayo as nanay. Gawin nila lahat ng dapat para sa kanilang pamilya, Denise. Yes, ginagawa nila yung lahat ng paraan para masaya yung kanyang pamilya. Last one. Lahat po kaya po nilang gawin na magtrabaho, paaralin po tayo, at bigyan po tayo ng suporta sa kahit saan po natin. Okay, very good. So, hindi na kailangan ng powers ng mga nanay. Ano ba ang kababaihan? Yes, meron tayong instinct or superpower na kaya-kaya mo lang gawin. Diba? Magluto, magsulyo, maglinis, magtrabaho, suportahan yung mga anak nila. So ano kaya ang magiging tugon ninyo sa mga ginagawa ng inyong mga nanay? Ano ang inyong magiging tugon sa ginagawa nila? Wala namang ibang kamay? Kamusta lamang kayo? Okay? Oh. Sige. Sabi ko po sa akin, Tina, na single mom, ay proud po ako sa kanya. Kahit po, magkaroon lang po ako ng kasalanan, ay tinatanggap niya pa rin po ako ng buhay. Okay. Magkaroon na siya ng kasalanan. Pero, take note guys, ha? Kapag tayo gumagawa ng, meron naman tayong makayahan na mag-isip. Dapat pag-isipan muna natin yung mga bagay-bagay para hindi tayo magsisihan sa uli. Kahit sabihin natin na, ito ay pinapatawad naman ng ating mga magulang. Kasi may iwasan naman yung sakit na maibibigay mo sa kanila kung pag-iisipan mo yan. Yan. Okay, may tanong pa ba sa lesson natin? Okay, get one fourth and then sagutan yung mga sumusunod. Okay. Ano ang susulat? Okay, susulat ng kapagumanan at opinion. Okay, next, number two. Next, number four. Okay, number four. Katotohanan o opinion. Kailangan tayong susunod. Katotohanan o opinion. Okay, next, last one. Last one. Okay, last one.
Yes, no, okay. Thanks, Mom. Let's talk to na. Okay, exchange papers sa makabina na. Yes, sa makabina na. Para doon na namin kung mayroon tayo tunan sa aking diniskas ngayong araw na ito. Okay, handa na ba? Okay, pakilagay ng correct reply yung mga papel. Okay, kung mamas mo, pakilagay na siya. Okay, number one is pagpumalan. Number two is pagpumalan. Number three is pagpumalan. And then number four ay opinion. Number five ay opinion. Okay, ako siya. Ang ito naman sa mga chan, sino naman kuha ng 5,000 kumar? Yan, number 1. Number 5, and then 4. Okay, 3, 2, 1. Okay, pakipasa yung papel, and then pakikuha